pasok ng bata. Kunting lang. Pwede magano may ako ng pasensya kasi sa mga yung dami ito. Yung kay good morning po kuya, morning Jenny, about kay Gretchen, yung ka-video call ko, hindi, wala kaming relasyon nun, nagkaibigan lang talaga kami, tapos nangumusta lang siya palagi, tapos iba. Wala naman siya, wala kami talaga kami relasyon. Kaibigan ko lang si Gretchen. Ma'am Gretchen, sorry ha. Didamay ka tuloy sa issue. Sa issue naman namin mag-asawa, okay na ako. Tinanggap ko na na katunayan niya ngayong linggo, pupunta yung asawa ko dito, yung ex ko, pupunta dito sa Manila, ihatid niya yung bata. Tapos, si Edwin naman ay nandito na sa Pilipinas. Kaya dito na siya. Hindi ko naman din na po ako iyak, Dams. Kasi tanggap ko na ganun at alam ko na nandyan kayong lahat na palaging palagi niyo akong kinukumusta. Although kayo lahat, hindi ko naman kayo matawag ito, ma-replyan sa mga message at saka yung sa iba na hindi ko pa na-accept, busy talaga kasi may pasok ako. Ngayon nga, may pasok rin ako. Mga anak ko, tulog pa yung mga bata. Hello, good morning. Good morning po, ma'am. Sa Monte. Ilang yan po. Aguilar's, good morning. Satana sa lahat-lahat. Gusto ko lang talagang kasi may nagsabi rin sa akin na viral nila yung si Gretchen, kawawa naman. Huwag natin siyang isali sa issue kasi yan si Gretchen, kaibigan, in-accept ko yan siya kasi nagpa-accept siya. Ako ang tumawag sa kanya. Yung mga anak ko sa kanina, tapos na yung exam nila, kay nangako man ako pag maganda yung average ng exam nila, so, ginala ko siya sila sa market na siya mag-post ako ng video para sa yung kanina yung banding namin mag-ama. Kasi kulang rin kami kasi nandun pa yung anak ko isa sa Mindanao. Pero ibabalik, ngayong linggo, pupunta yun si Sherlyn kasi balik yung bata tapos sunduin niya na yung lalaki. Katulad, nagbago ang isip nila hindi na sila magpunta sa, hindi na magpunta ang lalaki dun sa Mindanao kasi nakakapag-video call naman sila. Siguro binigyan na talaga ng bas-bas. Hindi ko rin kung anong plano talaga nila. Pero ang plano talaga, buong plano nila, ngayong linggo, uwi si Sherlyn dito at sunduin siya ni Edwin. Kung mapanood man ni Edwin to, Brad, ang masasabi ko lang, hindi ako ng pasensya sa'yo na matagal kong binitiwan ang asawa ko. Gusto ko talaga sana ipaglaban, pero ayaw naman niya. Ang hinihiling ko lang sa iyo, alagaan mo mabuti yung asawa ko kasi at huwag mong ipatikim sa kanya yung sakit. Yung sakit na kahit kurot hindi yan nakatikim sa akin asawa ko. Mahal na mahal ko 'yan. Inalagaan ko 'yan nang mabuti. Sana alagaan mo rin siya. Huwag mo siyang saktan. About sa mga anak namin, huwag mong kaming intindihin kasi kung nagawa niyang ipagpalit kami sa
sa iyo, pero para sa amin, para sa akin, buong-buo pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. At hindi siya makakarinig ng kahit anong sakit na salita galing sa mga anak namin. Siya pa rin ang mama ng siya pa rin ang ano ng mga anak namin. At saka hindi rin ano, "Oh ma'am, nakamove on ako. Move on na mo. Kayang-kaya ko na i-handle." Hindi katulad dati na parang ako lang mag-isa. Ako lang mag-isa, hindi ko ano. Parang wala akong pagsumbungan. Nagsusumbong ako sa pamilya niya, pero yung pala, false pala yung sinasabihan ko. Hindi pala mga totoong tao. Pero ngayon, nakahanap ako kung ano, nakahanap ako ng mga tao na katulad nyo. Nakayang baga ganun. Naubos na yata luha ko dati. Puro ano, hindi ako makatulog. Nasa ano. Ngayon, salamat ako sa inyo na sa ganitong kahit na sa ganitong pagkakataon na sa cellphone lang na mababawasan yung ano, yung lungkot na daramdam ko. At sa mga bata, pinapangako ko sa inyong lahat na guguyod lang. Aalagaan ko mga anak ko at itataguyod ko sila. At about sa babae, siguro hindi mo na kasi masyado pang ayaw mo nang masaktan. Nakamove on na ako, pero siguro sa akong mga anak ko na lang na talagaan ko mabuti yung mga anak ko. Kasi gano'n naman ang ginagawa ko, pagpatuloy ko na lang at digitan ko pa kung ano ang pinamanas ko sa mga anak ko na pagmamahal dati at ngayon higitan ko pa. Dudoblehin ko pa yung pinaramdam ko sa kanila para mabalik siya. At siguro tatanggapin ko pa rin kung ganun. Kung mabalik siya, tatanggapin ko siya ako para maano. Kasi gusto ko rin mabuo pa rin pamilya ko. Kahit na bata. Gusto ko lang talaga mabuo pa rin ang pamilya ko. Kasi sana lumaki akong broken family. Ayoko muna pumasok sa mga relasyon kasi hindi ko pa kaya yung mga relasyon na yan. Kaibigan lang, hanggang kaibigan lang kami. Si Gretchen, na ano ngayon, wala. Hindi talaga kami, ano yan. Wala kami relasyon ni Gretchen. Nagkaibigan lang talaga kami sa